Hello, kamusta na kayo? Ito po si Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. And I hope nasa mabuti kayong kalagayan. May mga surge tayo ngayon ng Omicron. And marami ang may respiratory symptoms. And hindi lang madami, pamilya sila. I receive calls na halos lahat sila sa bahay positive or pwedeng antigen positive o kaya PCR positive o kaya naman may mga respiratory symptoms. But I hope sana makarecover, no? Kakayanin natin itong lahat na ito. Sana naman matapos na itong surge ng Omicron na to para makabalik na ulit tayo sa ating normal na daily activities. So, pag-usapan natin ngayon is about hypertension kasi baka napapabayaan na natin yung iba nating medical condition. Nakafocus na lang tayo kay Omicron. Sabi ni Omicron, ako na lang laging nasisisi. So, hindi lang Omicron ang medical condition, kundi yung mga pre-existing, yung mga pagtaas ng blood pressure, ng blood sugar, kung ikaw may COPD o may asthma. So, lahat ito importante. So, meron tayong mga questions na sasagutin. Ito yung galing sa mga comments ng ating mga viewers sa YouTube channel. So, tatry natin sagutin sila as briefly as we can. So, simulan na natin. Ang first question ay kay Angelito Binza. Ang sabi ni Angelito is, dati doc, 85 kilos ako. Nag-high blood ako, nagbawas ako ng timbang. Ngayon, 60 kilos na lang ako. Maging normal na kaya BP ko? Iwas na din ako sa alat at matamis at processed foods. So, very good, Angelito. So, ginagawa mo yung homework mo. Kasi, ang management ng high blood ay magsisimula sa lifestyle. So, napakahirap ng lifestyle. Mas madaling uminom ng gamot, di ba? Pero yung lifestyle, kailangan nandun yung willpower mo. So, tama yon, nag-lose ka ng weight. Kasi 6% ng ang prevalence ng hypertension sa obese ay mataas. Halos umaabot ng 2-6%. So, importante yung ginawa mong weight loss. And umiwas ka na sa processed foods and mga matatamis. Kasi karamihan ng may hypertension, tumataas na rin ang blood sugar. So, babalik pa ba yung high blood mo? Yan ang magandang obserbahan mo. Importante yun yung blood pressure monitoring sa bahay. Home BP monitoring. Pero kadalasan, pag bumaba ng 1 kilo, bumaba na rin ng 3-4 millimeters mercury ang blood pressure. So, kung 20 kilos ang nawala sa'yo, 25, malaki yung ina-drop ng blood pressure mo. So, most likely, mag-normalize ang BP mo sa ginawa mong weight loss. However, kailangan mo pa rin bantayan at i-monitor. Kasi isang aspeto lang ang weight loss at diet sa management ng blood pressure. So, maganda yan. Tuloy mo yung ginagawa mo and keep on monitoring. And then, yung second natin ngayon is galing kay Ronelo Exconde. Sabi ni, tanong ni Ronelo, thank you, Doc. Malaking bagay sa akin na kahit bawang lang ay may remedyo na ako gaya ng walang pambili ng gamot. At pwede na po bang maging maintenance ang bawang aside sa losartan? So, yun yung question ni Ronelo. Siguro, high blood siya, umiinom ng losartan, and then napanood niya yung ating YouTube about bawang o garlic. So, ang rule of thumb talaga, kapag high blood ka, ang uunahin mo ay maintenance. And then, yung bawang na supplement, from the word itself, ay supplement lang o pandagdag. So, hindi siya substitute doon sa gamot mo sa hypertension. So, you can continue taking the losartan. At the same time, pwede mo rin ituloy yung pag-supplement mo ng garlic para naman mas maganda, mas mare-regulate yung blood pressure mo. Yung isa namang question ni Kita Yamato, sabi ni Kita, hi Doc, high blood ako pero itinigil ko yung maintenance. So, tinigil ni Kita. Pero araw-araw ako nagjo-jogging. Pero mataas pa rin mula 135/95. Ang dati kong BP naman, 150/100.
So, yung kay Kita naman is very good, nagja-jogging siya, nagkaroon siya ng determinasyon na magkaroon ng physical activity. Sabi nga natin, 150 minutes of physical activity in a week. So, 30 minutes a day. And dapat magkaroon tayo ng 10,000 steps in one day para sabihing active tayo yung ating lifestyle. So, yung question niya is, kung pwede bang itigil na yung maintenance? So, mapupunta tayo sa compliance. Medyo mababa ang compliance ng ating mga patients pagdating sa maintenance medication. Tumataas lang yung compliance nila kapag may mga komplikasyon na. Kapag nag-stroke na, nag-heart attack, ayan, iinom na yan. Pero kung wala silang nararamdaman, hindi sila umiinom ng medication. So, yung compliance, mababa. So, very important pa rin talaga, number one, tulad nung tanong ni Ronello kanina, is number one pa rin natin yung anti-hypertensive medication. Then, yung supplement, exercise, diet, kasama yan. Hindi siya pwedeng matanggal yung maintenance medication. Ngayon, malaki yung drop ng BP mo kasi 150-100 naging 135-95, pero papasok pa rin siya sa stage 1 hypertension. Dapat ang goal natin is less than 130 over 90. So, yun yung ating goal ng blood pressure. So, tuloy lang ang pag-inom ng gamot at tuloy yung ginagawa mong exercise and diet. Yung tanong naman ni Big Boy, sabi ni Big Boy, Doc, it's never too late to change our lifestyle. O, correct ka dyan. Kung gusto po nating mabuhay ng matagal, kumain ng masustansyang pagkain, less salt, less low carbohydrates, less sugar, at walang sigarilyo. At exercise is a must. O, yun ang sabi ni Big Boy. 100% correct and accurate ka dyan, Big Boy. Yan dapat yung mindset natin once we have hypertension or pumasok na tayo sa edad na common na ang high blood. Okay? Sabi naman ni Wilma Makatbag, thank you, Doc. Yung mister ko po ay may maintenance na losartan at amlodipine. Sa umaga, losartan, at sa gabi, amlodipine. Ang problema ng asawa ko, sa gabi, bumibigat ang mga binti at sumasakit ito minsan. Namamaga pa. Hindi po siya makakilos at mailakad, kaya naawa po talaga ako sa kanya. Sana po, Doc, matulungan niyo ako. Ano po bang pwede niyang inumin? Ako lang po nagtatrabaho, nagtitinda lang po ako ng pagkain at 3 months na pong walang work ang asawa ko. Please po sana, pakisagot po. Tulong na ninyo, tulong nyo na lang po at papasko sa aming salamat. God bless. So, yung question ni Wilma is that yung husband niya is hypertensive, naka-losartan sa umaga, naka-amlodipine, pero namamaga yung binti sa gabi at bumibigat. Okay? At may pain pa siya. Masakit na siya, mabigat na, and then namamaga. So, ano ba yung pwedeng sagot natin dito? So, most likely, number one, pwedeng epekto ng amlodipine, yung pagmamanas. Okay? Pero hindi naman dapat ito makirot. Hindi dapat ito yung hindi ka makalakad. Ang manas ng amlodipine, nakakalakad ka pa rin, normal pa rin. So, pwedeng hindi po amlodipine yan. Second, baka may venous insufficiency. Ito yung nangingitim. So, Wilma, nangingitim ba yung binti ng asawa mo? Yung dalawang paaba niya na nagmamanas, mas dark siya kumpara sa hita. Kasi pag ganon at nagsusugat, venous insufficiency yan. Hindi makadaloy yung ugat, paakyat. So, baka epekto ito ng mahinang veins at epekto na rin ito kung ano yung trabaho niya dati. So, maganda ito makita ng ating mga vascular specialist para mabigyan ng lunas. And ang third na pwedeng posibilidad nito, Wilma, is baka nagkaroon na ng damage yung kidneys ni Mr. gawa ng matagal na hypertension. So, better makita talaga siya kung you can communicate ulit sa message mo kung ano ba yung mga latest na laboratory niya. Ano yung creatinine, ano yung urinalysis, tsaka yung picture ng binti para naman matulungan kita sa mga questions mo at masagot natin ng maayos. Okay, Wilma? So, ang next naman ay kay Exo Perlas. Ang question niya, I am normal. My BP is 130. Still 15 years old. So, si Exo pala is 15 years old. So, am I normal? Yung pala ang question niya. Am I normal? My BP is 130. Still 15 years old. Actually, Exo,
ang normal na blood pressure sa age mo, adolescent, 13 years old and above, is 120 over 80. Okay? So, kung ito ay nagwa-130 na, better, kailangan nang i-monitor and i-check natin yung mga risk factors. Ikaw ba'y obese? Sobra ka ba sa timbang? Ikaw ba'y may nag-exercise? O ang exercise mo, eto na lang. So, usually ang mga high blood na kabataan, marami na tayong ganyan, usually nang gagaling ito sa obesity, yung sobrang timbang, yung mga may lahing high blood, o kaya may problema sa kidneys, o kaya yung mother nila, smoker, nung pinagbubuntis pa sila. So, ito yung mga profiles ng mga high blood na kabataan. Pero, it's better na i-monitor mo, mag-diet muna, EXO, and then, mag-diet, mag-lose ng weight, para ma-monitor din yung blood pressure. Okay? And then, may comment si Lakatan Nelson. Sabi ni Nelson, Doc, pwede bang mag-inom ng maintenance sa high blood at nagpapa-breastfeeding po? Okay. Marami tayong hypertensive patients na nagbe-breastfeeding. So, high blood sila nung bago pa magbuntis o kaya high blood sila during pregnancy and then they have to take medication. So, ano ba yung safe, no? Konti lang kasi yung study kung safe ba yung gamot sa breastfeeding kasi nagta-travel yung gamot sa breast milk and baka magawa ni baby. So, ang pinaka-safe po is sa beta blocker is propranolol and metoprolol. And sa calcium channel naman po, yung nifedipine at verapamil. Yung iba po, medyo question mark pa. Wala pong matbigat na pag-aaral para isupport po yung evidence. But yung mga banggit ko po, they are relatively safe sa breastfeeding ng mga umiinom ng ano ng mga gamot sa hypertension. And then, may question si Daria Tularan. Ang sabi ni Daria, Doc, maraming salamat po sa tip for what? Tip po, watching from Jeddah, OFW po, may high blood po ako. So, Daria, I hope you're okay kayo dyan sa Jeddah. Marami po tayong nanonood ng ating YouTube ng mga OFW from Abu Dhabi, Saudi, and iba't ibang part ng countries. So, I hope you enjoy at may natututunan kayo, may nakukuha kayo mga health information sa ating mga ginagawang content. And then, ang question naman ay kay Shoni Furio. Sabi niya, Doc, pwede rin ba bake bawang bits? So, social si Shoni. Hindi fresh bawang, no? Gusto niya bawang bits. So, the same also yung tanong ni ano, kung pwede daw ba yung mga bawang na crispy bawang. So, yun yung mga tinatanong nila. So, sa mga studies po, ang ginagamit po nila na bawang is yung mga garlic oil or garlic extract. Tsaka fresh garlic. Hindi nabanggit yung crispy, yung niluto na garlic. Okay? Kasi yung allicin, yun po yung component ng bawang na nakakapagpababa ng blood pressure. And kapag hiniwa mo yung bawang, doon nare-release yan, yung enzyme, to produce allicin. Ito yung may pangpababa ng BP. Ngayon, pag niluto siya, pwedeng mabawasan yung allicin, pwedeng mabababa yung effect niya. Pero may effect pa rin na it can lower the blood pressure. Yun nga lang, mababawasan kapag crispy. No? Ginawa mo namang chippy yung bawang. Okay? So I hope nasagot siya, Shoni. Then kay Barbara System, second to the last tayo para masyado nang mahaba yung ating video. Sabi ni Barbara System, Doc, maraming salamat sa mga tips mo. Meron po akong 3 sisters na may high BP. Saka under maintenance po sila. Lahat ipinanood ko po sa kanila yung video mo. And Doctor, thank you again watching from Basilan City. So, Barbara System, thank you. Thank you for watching yung ating mga content. Especially, medyo frequent mag-message si Barbara from Basilan. I hope okay kayo dyan sa Basilan City. Ang hypertension kasi genetics. So, pag high blood ang parents, malaki ang chance na ma-acquire din siya ng mga anak at magkakapatid. So, very important na alam mo na may family history kayo ng hypertension para in that sense,
mabantayan mo na, maagapan mo na, na kung tataas man siya, naagapan mo na, nailman mo na ng gamot, and yung proper lifestyle na magawa mo na. So, ganun talaga, Barbara. Kailangan magkakapatid, nagme-maintenance because of genetic part naman niya ng hypertension. And, last na tayo, last na question. Kay Daisy Lopez, sabi ni Daisy, Doc, Losartan at Amlodipine, reseta sa akin. Pwede ba Amlodipine na lang ang inumin ko? So, yun yung sabi niya. Sinagot naman siya ni Antonio Kapala, kung anong reseta dapat sundin? Kung lower dosage lang naman. Sabi naman ni Daisy, 12.5 and 10. So, most likely yung Losartan niya is baka 50 or 25. Kasi ang Losartan na available sa market is 50 milligrams lang tsaka 100. Yung Amlodipine naman is 5 or 10 milligrams. So, ang sagot dyan, Daisy, is that kung dalawa yung binigay sa'yo, most likely baka nasa stage 2 yung hypertension mo or mataas ng 20 over 10 doon sa desired blood pressure. Halimbawa, kung ang gusto natin na blood pressure is 130 over 80, baka ang BP may umabot ng 150 over 90. So kapag ganyan, pwede na tayong magbigay ng dalawang klaseng gamot. And kung pwede ba ang isa, mas maganda, inumin mo muna yung dalawa. And then, i-observe yung blood pressure response. Kung bababa siya masyado, most likely, pwedeng isa na lang. Pero kung mag-stabilize lang sa normal value, dun papasok yung observation period. Kaya, actually, sa totoong practice, we evaluate the medications 3 to 4 weeks. Yung iba pa nga, 2 weeks. Para malaman natin kung i-adjust ba natin yung dosage, babawasan o dadagdagan. So, importante din dyan yung home BP monitoring mo, DC. Yung blood pressure na ipapakita mo sa doktor, yun din yung magiging basihan. Yun din ang magiging basihan kung ano yung isasagot natin sa tanong mo. So, I hope na sagot natin yung mga questions ng ating mga viewers sa ating YouTube channel. And again, stay healthy. Essentials lang po ang kailangan natin kung lalabas tayo. And sana maagapan natin ang pandemya na to. And huwag kakalimutan ang inyong maintenance medication at living a healthy lifestyle. So this is Dr. J para sa ating The Jamie Sons.